Hi guys! Welcome back again to my channel, and for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin papalabasin ang ating mga products sa ating basket. So nowadays guys, alam na nga natin na sikat na ngayon sa mga social media platform ang pag-affiliate. And dahil dito, marami na silang natutulungan na kumikita kahit nasa bahay lang. And also, yung mga tao na kahit wala silang hawak na products, and then yung videos and pictures lang yung mga pinopost nila or yung links, and then nagkakaroon na sila ng instant commission. So, sino nga ba ang hindi magtatry na mag-affiliate, diba? So, disclaimer lang guys, ito ay base lamang sa aking experience and hindi po tayo eksperto sa pagbibigay ng mga advices. So, kung bago ka lamang sa aking channel, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell below para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ko. So guys, huwag na natin patagalin pa. Pasok na tayo sa intro. So, ayan na nga guys, marami ang nagtatanong kung paano nga ba nila isi-show yung mga items dun sa yellow basket nila. So, karamihan sa atin dito is may mga existing TikTok account na, pero kapag ka nagkaroon tayo ng yellow basket, is wala pong laman kahit na nag-add na tayo doon sa ating managed products. So, ang gagawin naman po natin is i-download po natin sa Play Store itong app na to. Ayan po. Itong TikTok Seller na application, and then ang gagawin lang po ninyo is i-fill out lang po ang lahat ng necessary na hihingiin sa inyo ng TikTok Seller application. So, ang kailangan lang po natin is yung one valid ID po, and then yung ating TikTok account. So, bago tayo pumunta sa ating main screen ng ating cellphone, ipapakita ko muna sa inyo ang ating mga top commenter of the week. So, shout out po sa inyong lahat, and then sasagutin po natin isa-isa ang mga questions po ninyo. So, ayan na guys, nandito na tayo sa ating screen ng ating phone. So, ang unang-una ninyong gagawin is mag-download kayo nitong TikTok Shop Seller Center account. And then, kapag nakagawa na kayo ng account dito, and for example, nakagawa na kayo ng account dyan, pupunta lang kayo dito sa settings. So, i-back muna natin. Ayan. Sa settings, and then puntahan lang ninyo yung link TikTok account. So after that, i-check ninyo kung may nakalink ba dito sa official account. So dito guys, naka-unlink na siya sa akin. Anything na nakalink dito or yung ginagamit ninyong TikTok is nakalink dito, i-unlink nyo siya. So hindi ko na siya ililink ulit kasi within 24 hours bago ulit ma-unlink. So kapag na link nyo to and then i-unlink ninyo, hindi link official account yung may kita nyo dyan sa may button sa baba, kundi unlink. So i-unlink nyo lang yung ano, yung mismong account na nakalink dito. So click nyo lang tong button ang tapos unlink yung nakalagay dyan, and then after nun, pag na-unlink nyo siya, dito ninyo i-add yung in-unlink ninyo na TikTok account. So ito, as you can see, ito yung dalawang nakalink sa ano ko, market. Ito, market account. So ayan, marketing account. So kailangan dyan nyo siya ililink, kasi pag hindi siya dyan nakalink, ang mangyayari sa yellow basket ninyo is visible yung button dun sa TikTok, pero hindi makikita yung mga item. So ayan, so ang gagawin natin ngayon is ililink natin itong isang TikTok natin. So balik muna tayo dun sa ating TikTok. Yan. So, nakikita nyo dito
may mga button dyan sa taas, yan, mga yan. So, ito sample lang natin to guys. Ginawa ko lang itong dummy account na to para may sample lang ulit tayo. And then, pag nilink nyo na yon, ang una ninyong makikita dito is yung parang basket nakatabi nitong susi na yan, or yung 5-bit video. So, ang gagawin natin is ililink natin ulit itong username na to. So, ikakopy nyo lang yan. So, username copied. And then, balik tayo dito. So, guys, ang note ko lang sa inyo, wag ninyo ilalagay dito sa official account. Kasi ang nangyayari dyan, pag dito siya nakalagay, hindi talaga nagdi-display dun sa yellow basket yung mga item na nilalagay po natin. So, talagang kailangan dito siya sa marketing account. So, balik po tayo ulit dito. Yan. So, mag-link po ulit tayo. So, lagay lang po natin dito yung ating kinapi na username. So, yung information po dito, you can send up to 5 account linking invite within the next 142 days. So, ayan, hanggang 5 account naman yung pwede ditong ilagay. So, mag-send lang tayo ng invitation. So, ayan, na-send naman yung invitation dun sa bagong account na ililink natin since gusto natin ulit magkaroon ng panibagong TikTok shop. And then, eto, i-refresh nyo lang to guys. So, balik lang natin. Pwedeng i-close din natin muna yung TikTok. Then, open natin ulit. Skip. Balik tayo dito. So, punta tayo dito sa settings and privacy. And then yung account natin. Ay, i-check po muna natin pala yung ating notification. So, dito may kita ninyo yung notification natin. Ayan. Ayan. So, lumabas po dito yung link with shop. Sorry sa confusion kanina, medyo na mali po tayo nagpagpindot. So, ito po yung mismong pipindotin natin. After po natin doon mag-request ng link dito sa ating panibagong username ng TikTok, doon lang po pupuntahan sa inbox. Then, check ninyo yung notification. Then, ito po yung lalabas. Then, i-accept lang po ninyo yan. And then, link account. So, ayan, naka-link na po siya. And then, balik po tayo ulit dito. So, ayan po yung sinasabi ko na yellow basket. So, ayan po. May naka-add na po tayong product. So, sa mga magtatanong po kung paano po mag-add or mag-remove ng product dito sa TikTok account po natin, comment down below and then sasagutin po natin yan for another video. So, ayun lang po for today's tutorial. Sana po may natutunan po kayo and God bless. For our video for today, I hope you like it and subscribe to my channel for more videos.